This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Sunday Gospel. Mga kapatid, magandang umaga muli sa inyo lahat. Ito po si Father Flavio Villanueva SVD dito sa St. Jude Shrine. Tayo ngayon ay nasa pangatong linggo ng Paskong Pagkabuhay. Nasa diwa pa ba natin si Jesus at ang kanyang pagkabuhay? Sana naman. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang dalawang apostoles na bagamat sila ay nakaranas na, bagamat nalaman na nila na buhay si Jesus, hindi pa nila matanto, hindi pa nila sariwa na si Jesus ay buhay, kundi sila pa ay nababalot sa alaala na mapait at sa sugat ng kanilang iniwan si Jesus. Minsan ako ay may karanasan kasamang aking nanay na kung saan pagkatapos ng kanyang operasyon, kinakailangan niyang mag-therapy dahil hindi siya makalakad. Sa kanyang pagte-therapy ay bumabaksak ang kanyang blood pressure. Tinatanong ko siya, bakit ba bumabaksak ang iyong blood pressure? Wala ka namang sakit sa puso. Ang tugon niya, naaawa ako sa akin nakikita, panay baldado ang kasama ko, at higit sa lahat, nagugunita ko ang hirap at kamatayan ni Jesus. Ako ay nagulat at sinabi ko sa kanya, Mami, 2 linggo nang nabuhay si Jesus. Ngayon ay Pasko na ng pagkabuhay. Alalahanin natin siya at huwag gaano ang kanyang hirap. Ngayon na nandirito tayo sa 3rd linggo ng Pasko ng pagkabuhay, ang mensaheng hinahatid sa atin ng ating ebanghelyo ay huwag kang mag-alinlangan. Pagkos, maniwala ka. Halika, tingnan at damahin mo ako. Sa ating buhay pananampalataya, saan natin maaaring madama si Kristo? Saan natin siya maaaring makita? Madaming paraan. Tayo ay may mga pamilya, tayo ay napapalibot ng problema. Paano tayo kumakalinga sa miyembro ng pamilya na nangangailangan ng tulong? O paano tayo nagiging simbolo ni Kristo mismo sa mga taong nangangailangan? Nakapagpatawad ba tayo? Tayo ba ay umiintindi? Tayo ba ay kumakalinga sa mga naghihirap? Sa sakramento ng Eukaristiya, mga kapatid, dito maaari natin madama, makamtan at makita si Jesus. Mayroong isang storya na nanggalap noong 8th century na kung saan isang pari sa tuwinas siya ay nagkukonsikra, tinataas ang tinapay at ang alak upang maging dugo at katawan ni Kristo, nagdududa siya. Sinasabi niyang, totoo bang nandirito ka? Totoo bang ikaw ito? Marahil nakulitan si Lord sa kanya at minsan sa kanyang pagmimisa, itinaas ang ostya. Ang ostya ay dumugo. Ito ay nagbigay daan sa milagro ng Lanciano, Italy. Pagkatapos nito, madaming pagsaliksik at eksperimento. At ang pinakapopular ay ang eksperimento na naganap ng 1970 sa pahintulot ng simbahan, ang siyensa mismo. Science was the one who looked into this miracle. Kumuha sila ng kapirasong parte sa milagrong ito at tinignan sa microscope at sinuri ng 1 linggo. 4 na konklusyon.
ang ibabahagi ko sa inyo. Una, nalaman nila ang kapirasong laman nito ay galing sa taong lalaki. Pangalawa, ang kapirasong laman na ito ay may blood type na AB, katulad ng blood type ng dugo at katulad ng blood type ng lahat ng Eucharistic miracle kasama ang Shroud of Turin. Ang pangatlong konklusyon na kanilang tinignan at binahagi ay ang partikel o ang kapirasong laman nito ay galing sa puso ng tao. At ang pang-apat ay ang kapirasong laman na ito na nanggaling sa tinapay na naging katawan ni Kristo ay mayroon pang mga sariwang particles ng protein, magnesium, calcium. Ibig sabihin, ang kapirasong laman na ito ay sariwa. Ito ang milagro na gaganap sa atin tuwing na tayo ay nagmimisa. Ang milagrong ito ay tinatanggap natin, nakakamtan, at si Kristo ay nananahan sa atin. Ang tanong, kapag nadama na natin si Kristo, ano ang ating nagiging misyon? Huwag tayong makalimot, ang diwa ng Pasko ng Pagkabuhay ay upang ibalita sa mundo na si Kristo ay buhay. Tayong nakaranas sa Kanya, tayong tumatanggap sa Kanya, tayo ang Kanyang saksi. At sinasabi niya sa atin, mahal kita, maging sino ka man. Maraming salamat po. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, bringing you the Word of God and the love of His Mother, the Blessed Virgin Mary. We need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. The family that prays together stays together.